Magandang araw po mga kabutingting. Meron po tayo ngayong pasyente. Bago po ito kaysa doon po sa mga una na binubutingting ko. So ngayon po, ito po, papakita ko po sa inyo yung aking che-check upin. So ayan po, gas range po siya, gas range. So hindi ko po alam kung ano complain dito. May nakasulat po dito sa papel pero Arabic po. Gagawin po natin ay che-check upin ko na lang po ng ano actual. Hanapin ko po kung alin po dito sa kala na to yung may problema. So pause ko muna po. So lalagyan po natin ang supply. 220 po yan. Ayan po. So tingnan po natin kung ano po problema. Una ko po i-check yung igniter, yung yan po, yung tumutunog po na yan, kung nag-i-spark. Yan po. Makita po ninyo yan, may nag-i-spark po dyan, yan. Kailangan po lahat po yan meron. Yan, meron naman po siya. So lahat po meron. So titingnan po natin, lagyan ng gas. Buksan po natin ang gas. Yan na po, bukas na po siya. So testingin po natin kung gagana po siya. Dito muna po tayo sa center. So parang di po yata ayos yung pagkakalapat. Ayan po. I-ayos ko lang po yung pagkakalapat. Pag hindi po ayos yung pagkakalapat yan, hindi po mag-aapoy. So, try po ulit natin. So, ayan yung sa gilid po yung nabuksan natin. Ayan po. Pero po siya. Tapos ito naman po kasunod. Po. Tapos ito pong center. Kabila. Tapos ito pong panguli. So lahat po sila may apoy kung makikita nyo. Hindi po natin alam kung anong complain nung may-ari dito. So, okay naman po yung mga apoy niya. So dito naman po natin check upin sa parting ibaba. So ito po yung oven. So yung may color black po, yan po yung indicator ng kung anong parte ng oven. So ito po sa taas, ito pong knob na to. So, chinapin ko po. Yan po, nag-apoy po siya. So, okay naman po yung apoy. Ito naman po yung parting ibaba. So, chinapin po natin. Ito naman po yung indicator ng oven sa baba. Yan po yung knob niya. Yung may color na black. Yan po yung indicator na para dito po siya sa baba. So, testing po natin. So, yan po. Tinanggal ko na po yung takip niya kanina. So, itaas, pagsabayin po natin. So, gumagana naman po, ibabat itaas. So, hindi ko po alam kung ano complain dito. Andarin po natin ang fan. Dito po yung ilaw para makita ninyo yung apoy. So mga kabutingting, alam ko na po kung ano yung
kino-complain dito ng customer. So ito pong ihawan o grill, yung lalagyan po ng iihaw ninyo kung barbecue o lechon. So hindi po siya umiikot. Ayan po, itapat ko po siya sa grill. So ito po, indicator po yan ng grill. So ayan po, hindi po siya nag-rotate. So bago pa po ito, so baka po naglulus lang sa connection sa loob. So i-check up ko po mamaya yung likod, babaklasin ko muna po yung cover. So mga kabuting-ting, binuksan ko na po yung likod ng oven. So ito pong parting to, yan po yung motor ng grill na para po magpaikot sa kanya sa pag-iihaw. So okay naman po dito, pero tingnan ko po dito, ayan, natanggal na po. Siguro po sa factory to, factory defect po, lumuwag po siguro yung connector. Pero itatry ko muna po, tingnan ko rin po yung loob nya. So ito po, oh, ito po mga kabuting-ting, so factory defect po yan, kaya siguro ganun. So ito, tanggal po yung wire nya. Bali, dalawa po silang nakakapit dito. Siguro po nung pagkaka-press ng clip, siguro naipit ng gusto, tapos naputol po siya. So gagawin po natin ay papalitan ko na lang po ng clip. So i-pause ko muna po itong video. So palitan ko na po ng clip, mga kabuting-ting. Yan po. Isa na po kayo sa camera ko, wala po pa po ang tripod, kaya po medyo magalaw. Mga buting-ting, so ilalako na po dun. Ayan po mga buting-ting, pinasok ko na po. Ayan po. So try po natin mamaya sa susunod na video. Salamat po. So ito na po yung grill. Ayan na po, gumagana na po siya. Kung pagmamasdan po nyo, umiikot na po siya. So doon lang po yung problema niya sa wire na nag-loose, na pinalitan natin ang clip para sa power supply niya. So maraming salamat po. Salamat po sa pagpanood at pag-subscribe. Pagpalain po tayo ng poong may kapal.